Good morning, guys. Morning, guys. Aalis kami today. Grabe yung tuwa niya kasi tingnan niyo. Suot niya na yung binili niyang sapatos. Napaka-comfortable daw. Aalis kami today, guys. Punta kami ng... Bibisita kami ng apartment. Antayin lang muna natin siyang makapagsapatos. Pupunta rin pala kami ng SM Aura sa Immigration of Love. Kasi may asik kasuin lang si Simon. Ang ganda ng sapatos sa... Show me? Napapalip siya, guys. Na babalik siya sa kanyang sapatos. Ang ganda talaga na lang. So, halika na. Malilate na tayo. Pil na pil na. Pil na pil mo yarn. Bilisan mo na. Kasi maglalaba ako, guys, ngayon. Sabado ngayon eh. Wala akong pasok. Kaya, yan. Hindi pa ako nakapaglaba. Yan lang naman yung lalaban ko. Isang basket. So, tara na. Let's go. Basa pa yung buhok ko pala. Kasi katos ko lang maligo. And my hair, is it okay? Mm-mm. Ayaw ko pa naman na labas na basang-basa pa yung buhok kasi wala akong choice dahil kailangan na namin magmadali dahil marami kaming pupuntahan today. Tapos kung mapapansin niyo pala, guys, ayan, namamaga yung mata ko kasi meron akong bad news kagabi and then so yun, umiyak ako gabi kasi nga patay na yung lolo namin sa probinsya. Great grandpa ko na siya kasi tatay ng lola ko. So yun si Lolo Barney. So patay na siya. That's why kagabi iyak ako ng iyak din. Kaya mapapansin niyo na mamaga yung mata ko. Yan. Medyo lupaman na siya. Kumalma na kasi anong oras na din. And so ayun. So mamaya na yung chika about to. So kailangan na namin umalis. Tara na. Let's go. So sasakyan na lang ako mag-chika-chika muna. Na nga, guys, balik lang tayo doon na bolt sa namatay ko na lolo, great grandpa. ayun, kagabi ko lang siya na-receive nung Friday night ko siya na-receive na yun nga, he passed away. Tapos, sakto, kakatapos ko lang ng work noon, 6 p.m. and then late na ako nakapagpaalam sa supervisor ko and hindi niya na nababasa yung message. So, ayoko naman umuwi ng probinsya na walang permission ng supervisor ko. Kaya, sayang kasi nga, ngayon diba Sabado? Tapos, Sabado ngayon, Linggo. Tapos, diba holiday ng Tuesday, Wednesday? So, ang bala ko sana umabsent ang Monday para meron akong 5 days in total, diba? Kaso, ayun, hindi ako nakapagpaalam. Nakapagpaalam naman ako, sadyang hindi na nabasa ng supervisor ko kasi... Hindi naman na working time. Kaya siguro, ayun. So, sayang. Bali, ang makakauwi lang ngayong Sabado is yung kapatid ko, yung kuya ko. Dapat sabay nga kami. Pero yung kuya ko kasi is nakapagpaalam naman. And then, pinayagan naman na siya sa trabaho niya. So, ako lang yung hindi makakasama ngayon. Pero, pagpasok ko ng Monday, guys, tatry ko pa rin magpaalam. Kasi baka payagan akong umabsent ng Thursday, and then yun, pwede akong umuwi since Tuesday, Wednesday naman ay holiday. So, ayun lang, guys, ang update. It's a bad news. And gusto rin sanang sumama ni Simon. So, nagpaalam rin siya sa manager niya kung pwede siyang umabsent. Sadly, hindi rin siya pinayagan. And ayun, hindi rin siya makakasama. Hindi rin siya makaka-uwi. Contract only ends in 2 to 3 months, right? 2 months? Yeah, two months. In 2 to 3 months? Just 3 months. But, what to say? But we're really looking for a new one, you know, so like we have time in advance and then we need to make the contract. We're gonna need to move everything, right? All the things that we have. And also, to be honest, we're kind of a little bit tired of our place. As you know, like we always repeat it, but like there's not much lights, unfortunately. Mm-mm.
so it's quite depressing. So yeah, we're looking for a place with like more sunlight, a one bedroom at least, so that we really have a place that is like our bedroom is really separated, you know, from the living room, kitchen, you know, we really want that. So more sunlight, at least separated bedroom. We want balcony or a little laundry area. And a parking space for the car. Sure. So we found this place is like, actually it's a new building. It's a new like apartment. So there's 13 units available. And it's 12 or 13K depending on the units. And then additional parking, I think it's like 4K or 5K. Yeah. So in total, maybe 16, 17. Tingnan nyo yung ano, langit, ang kulimlim niya, parang uulan pa. Di ba, lab? It's like it's gonna rain. Biglang dumilim. Sayang, gusto pa naman namin magbisita lang umaga kasi nga gusto namin makita yung kung maliwanag ba sa apartment. It's not gonna really show because it's dark. Mm-mm. Kaso madilim eh, makulimlim. At least it's good. We're gonna see like how it looks on a hot day. Pero kahit pa paano yan, makikita pa rin naman. At least on a good day, it will be even better. Sige. Malapit na pala kami, guys. Siguro mga 15 minutes na lang. Medyo traffic lang kasi kanina. Uulan talaga siguro to. Malimlim. Ang bilis lang ng panahon kasi mag 1 year na kami sa apartment namin. Parang kailan lang kami lumipat doon, feeling ko. Tapos ngayon, another vlog na naman natitingin kami ng apartment. Apartment hunting na naman tayo, guys. Back to ano na naman tayo paghahanap. Totoo lang, pwede naman kami doon magtagal, guys. Kaso nga lang, problema doon is pinakaayaw doon ni Simon is yun. Nabanggit niya na kanina, diba? Nasabi niya naman na yun nga, para kaming makabilanggo doon kasi nga wala talagang napasok na sunlight, guys. Napakadilim doon. So, lagi kami nakailaw. Kahit umaga, pakiramdam namin gabi. Kaya nakakaano siya sa pakiramdam. Parang nakaka-depress din, nakaka-stress. Kasi ano na nga si Simon, nag-ano na nga siya ng gabi, nagtatrabaho. Tapos pagkadating niya naman ng bahay, alam mo yun, pagising niya, parang akala niya gabi pa rin. Kasi nga, ang dilim-dilim sa loob ng apartment. Yun lang yung problema doon. Tapos yun nga, hindi siya one bedroom. So ngayon, we only want little balcony for laundry area. Oo. Gusto rin niya ng balcony. Kasi gusto niya mag, alam mo yun, parang chill-chill pag gabi. Tapos bibili lang kami ng upuan. Tapos with table na din, love. Little view. Just to have some fresh air. So ngayon, magiging maayos na yung paghanap namin. Kasi di ba nung nakaraan, nung last year naghanap kami, nagmamadali talaga kami. Di ba? Pero ngayon, marami naman kaming time since ano pa naman, 2 months pa naman mag-expired yung contract namin. Ito yung first na pupuntahan namin. Excuse me. Tapos, pagpunta namin ng SM Aura, bibili na rin ako ng rice cooker, guys. Since nakuha ko na yung first sahod ko, gusto kong bumili ng rice cooker dun sa probinsya namin. So, ipapadala ko na lang sa kapatid ko since uuwi naman siya ngayon. Bibili ako ng rice cooker kasi nasira na yung rice cooker namin dun daw, sabi ng kapatid ko. Then, nagpadala na rin ako ng pera sa kanila, pang allowance ba. So, ayun. Dito na kami, guys, pero medyo masikip lang yung daan papasok. Buti na lang meron namang ano dito, parang si Kuya nag-a-assist. Kasi medyo mahirap yung papasok, ayan oh. Medyo masikip siya. Kaya-kayang pumasok, love? Kaya naman. May mga bata lang kasi sa ano gilid, kaya medyo nahihirapan si Simon. Ayan, dito na kami, guys. Oops! Ayan si Kuya. Nakaabang na siya kasi nga baka saan pa kami papunta. Tapos ito na yung parking area. Ayan, malawak naman siya. Oh, may pool area siya. Ito yung labas niya, guys. Ang ganda niya. Safe na safe ka. Tapos ayan, may pool area. Ay, pwede ka mag-pool.
yung larong pool, hindi yung liguan na pool. Tapos ayan, gated naman siya, oh, di ba? Parking lang po siya lahat. Ito ang unit ko po. Then, okay, mag-start ang apartment, ang unit sa second floor ng bakit. Okay po. Saan sila galing? Okay. So ito yung tsura niya, guys. This one already, ano na pala, reserve already. This is what it is. Naman yung bedroom area, guys. Actually, iba ibang tao ko sa namuha ko. Kasi gabi po yung work na gusto niya kahit pa paano. Bago lang po ito, kakagawa niyo lang po. Nangatapos lang po. Siguro mga 2 weeks ago, then yung kuryente po kasi is ginagawa sa ngayon. Yung kontador, okay. Kinakabit na po. Okay. So, pero nag-allowas pa ako ng 1 week. So, April 15. So, how is it for you, sir? How is it for you? It's good. Thank you. Ito naman yung ano, guys. Laundry area. May bago ni ma'am para at least that's where meron kang bayan. Ay, tawag lang. How is it? It's really good. Because I have pressure tank outside. Ay, ano, upstairs. Kaya pa naman. Kaya lahat siya may ano. Ito rin, malakas ano. Mahangin siya, guys. Ang sarap. Water nice. Okay lang po ba? Nagbablog din kasi kami. Okay lang, ma'am. So ito guys yung unit. Ang ganda niya actually. Tsaka bago pala ito. Kaya... Ayun. Just finished 2 weeks ago. Ang ganda. It's like a condo style, no love? Yeah. Modern style siya. Aesthetic. Yeah. Modern. Yan yung gusto ko may cabinet. So ayun siya guys. Then pwede lang namin itong i-open na window dito para yung may pumapasok na hangin. Kasi yan. Ito na yung balcony niya, guys. Malaki na din. Tapos ito yung bed. May aircon provision na din. So if you want to have a bed, they will activate on already. Ang ganda. No specific. We do have one specific provider inside the building only. Only one. But it's nice. A little bit much bigger. What's the difference in price? 500 pesos only. That's 12.5. This one, the 30. I prefer the bigger, I think. Siguro, kasi may maliwanag naman siya eh. Tsaka dalawa yung bintana naman. Yan, mas maliwanag. Ito naman guys, mas malaki siyang area. Sir? Konti lang yung difference. No sir, 500 lang po, no? Difference of 500? Apo. Ayan siya. Nakikita niyo ba guys? Aksan mo rin! Ito yung bedroom area. Hindi lang ma-emphasize pero malaki na rin siya guys kasi mahirap i-video. Then, ayan. From here. The bedroom is not the bottom. Check. Ito naman yung second area guys. Na mas malaki siya. So, pinag-iisipan namin. Ang ganda niya. Na love. O, diba? Gusto mo siya sa life. Yan yung balcony na area niya, guys. So. Mas malaki pa, guys. Ganda siya. So, ayan yung tsura niya. Okay, so pupunta kami ng 5th floor. Uy! Munti ka umuntok! Ayun nga, ito may view ka lang siya, mga ano na kala. Pagka-re-rentahan lang. How about the stairs? Is it nice for you? Yeah, modern style po siya. Hindi siya, ano? Hindi siya nakakahimol eh. Mahangin naman eh. So this one has only 3 rooms. Floor. Because I have a function area here. Ma'am, magpa-picture ako mamaya. Ah, sige pa. Para makakita yung ate ko ng mga Avengers. Others delay. Mas mahangin sana siya, no? Oo. Ayun. Price, 15 to. Ah, 15 siya.
Ito kasi guys, wala siyang separation. Malaki. Kaya malaki siya, tingnan. Tapos may heater din pala to guys, ito. May heater na siya. Ito naman yung balcony niya. Makati. Nag-iikot lang siya guys, then paalis na din kami. Hindi pa kami nakakapag-decide. So, how was your visit? Really like it. Yeah. It's more one bedroom. There's a balcony. A lot of sunlight. It's kind of more calmer, yeah, right? It's really good. But we're just afraid a big problem is that our bed is too big for the bedroom. So, like, it's not gonna fit, unfortunately, we think. Kaya, magbibisita pa rin naman kami ng iba. Para makahanap talaga ng best option namin. And yun, hindi rin pala kami makakapunta ng SM Aura guys, dahil sarado pala ang Bureau of Immigration. Kaya ayun, hindi na kami matutuloy dun. Hindi, buti na lang chinek ko sa ano nila, sa website. Kasi kung hindi, masasayang lang yung punta namin. So sabi ko baka magpadala lang ako ng pera pambili ng rice cooker. Doon na lang sila bumili sa Virac, meron naman doon. Bili kami ng kwek-kwek guys, dahil may kwek-kwek dyan na nagtitinda. Kita nyo ba? Sana ba si kuya? So nandyan siya sa gilid, bibili lang kami. Ito na yung nabili namin kwek-kwek guys, ito yung sa akin. Squid ball, kwek-kwek, tsaka kikiam. Tsaka sa kanya naman ito oh. Ano din, squid ball tsaka kwek-kwek lang. Ayan, naghahanap lang kami pwedeng mapag-parkan kahit saglit para makakain kami. Habang mainit pa yung kain namin. Hindi kami makahanap ng ano guys, pwedeng pag-parking kahit saglit. Ayan. Ito yung kanya, wala tong sili kasi ayaw niya na may sili. Wala na kami mahanap na pag-parkingan guys, so ganyan na lang kami kumain. Bibigyan ko na lang siya, ako na lang taga, ano, susubuan ko na lang siya. Kasi lalamig na to eh, pangit na siya pag malamig. Ito kaya love, no? Dito, bawal? Palladium. Wait lang guys, habang wala pa ano, traffic. Wala pa ng sauce. Nasa ilalim na kasi yung sauce, kaya nasaan yung sauce? Gusto niya yung maraming sauce. Eh, umilalim na. Nahirapan ako kasi hindi, nagbabiyahe pa kami. Punta muna kami guys ng Lawson. Titingin lang kami ng ice cream kasi gusto ko na ng ice cream. Gusto niya ng ice cream. Uy! Nag-crave ako. Nag-crave daw siya ng ice cream. Ito yung si cute little baby girl guys. Gustong-gusto niya lagi nakikita si Simon. Tutuwa siya. Ayan. Ang cute-cute guys. Ayan oh. Baby girl. Lagi yung ano. Lagi niyang hinahanap si Simon. Kaso nga lang di naman pwedeng gumawa si Simon dahil naka-park yung sasakyan. Baka may biglang umano ba. Kaya hindi na siya bumaba. Gusto niya sana bumaba para nga makita si baby girl. Madalas rin kami doon bumili guys sa calendar yan na yan. Ito yung nabili ko. Bicol Express ata to. Binagoongan. Tapos bumili ako ng bilo-bilo. Yummy! It's my favorite na bilo-bilo. Oh my sisiling. Fruits. Pineapple. Ay no, mangga. Mangga. Hindi pala siya pineapple. So ayan, bilo-bilo. Mainit pa siya. Siguro kakalutulong nito. Ay, bilo-bilo tuloy. Bicol Express yun. Ito yung bilo-bilo. Yan. Alam nga na kasi magluluto pa ako guys, eh maglalaba ako, 'di ba? Dahil umalis ako, hindi ako dahil umalis kami, hindi ako nakapaglaba ng maaga. Kaya ngayon lang ako maglalaba. Eh tatama rin ako niyan magluto. Alas 12 na rin eh, kaya sabi ko bumili na lang kami sa kalanderiya ng ulam.
eh siya, kumain na siya guys. Kasi ginawan ko siya kagabi ng mashed potato tsaka chicken fillet. Ganon. Sarap na sarap siya doon. Eh may tira pa. Yun na yung kinain niya. So ako na lang yung hindi kumakain. Ayan. Titikman ko na pala yung binili kong bilo-bilo. Ininit ko siya sa microwave kasi nakatulog ako. Hindi pa ako nakakapaglaba guys. Hindi ko alam bakit grabe yung antok ko. Sa bagay kasi natulog ako anong oras na kagabi. Siguro nakatulog ako mga alas 2 ng umaga. Tapos nagising ako ng 7 kasi nga diba umalis kami. So kulang sa akin yung ganung tulog. Pag kulang yung tulog ko talagang aantupin ako. Pero yung tulog ko guys ano lang. 30 minutes lang naman tapos nagising na ako. Tapos yun, kakain lang ako din maglalaba na. Sarap. Hindi ko to ubusin pala guys kasi hatian ko si Simon. Kasi gusto niya rin ng bilo-bilo. Dapat pala dalawa yung binili ko, nakalimutan ko. Kasi marami na rin siya, tsaka siksik yung laman niya. Actually, kanina pa akong kumakain bago ako nag-vlog. Ngayon o. Ang dami yung laman. Nakailang subo na rin ako bago ako magsimulang mag-video. Tara natin si Simon. Initin ko na lang ulit mamaya. Ayan, okay na to. Maglay ko lang sa ref. Hindi pa naman ito matapanis. Kasi, ngayon lang din naman nila ito ginawa. Mainit pa nga ito yung binili ko eh.